Atin pong pag-usapan ngayon dito sa Mike Abe Opinions ay ito pong, alam ba ninyo na gustong ibalik ni Pangulong Marcos Jr. yung military parade pagka Independence Day o Araw ng Kalayaan dito sa ating bansa. Okay? Ito po ay nangyayari nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. at yung mga nauna pang dating naging pangulo. Pero lately, hindi nila ginagawa. So ngayon, gustong ipakita ng ating pamahalaan sa taong bayan na itong patuloy na kalayaan ng ating bansa, makikita rin nila yung modernization, mga bagong mga sundalo, equipment, facilities, mga fighter jet, lahat na lilipad at makikita natin sa Araw ng Kalayaan. Malapit na po yan. Sa Lunes na, di ba? June 12. Kaya nga holiday. So, maganda po ito, di ba? At least tayo ay makakakita na, aba, meron na pala tayong ganitong klase ng mga military facilities. At magandang tingnan na paparada yung galing sa iba-ibang sektor, hindi lang military. Di ba? Kung ano-ano. Kung ano yung kulturang Pinoy, ano yung lahi ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ho yung kadalasan na ating nakikita noong araw na nawala. Ngayon ay gustong ibalik ni Pangulong Marcos. Ano, okay ba kayo doon? Sang-ayon ba kayo? So, atin pong antabayanan yan. Okay. Sunod ay ito. More or less, mga 22,000 daw po na mga pulis para sa security forces para sa susunod na State of the Nation address. Medyo malayo-layo pa, pero pinaghahanda na ng ating PNP at ng Presidential Security Group. Na ito ay mangyayari po sa last Monday ng July, kung di ako nagkakamali, ay ano yata yun, July 24. Pero at least maganda yung paghahanda. Kasi nga po, importante itong second SONA, State of the Nation Address, kasi ire-report ng ating Pangulo ang kanyang nagawa sa unang taon at ano ang kanyang plano sa susunod na taon. So kaya nga mahalaga ito. Para hindi ho magkaroon ng problema, alam naman natin sa batasan sa Kongreso ginagawa ito. So dito ho sa Metro Manila nakapokus ang seguridad, especially ang NCR nga at Quezon City. So maganda ito dahil para makontrol ang sitwasyon, para kung ano man yung mga, alam mo na, lagi may mga protesta at yung iba pa, ay ano po yan, makukontrol nila. Pangalawa, yung delegado ng mga imbitado papunta ng Batasan, hindi rin ho magiging problema yan. Ayos, talaga ko hindi masama, kailangan ito. Sunod na ating pag-usapan, naku ba, maganda itong galaw ni new secretary Gibo Chodoro ng Department of National Defense. Okay? Ang kanya daw titingnan dito ay yung pagpapalakas ng organization na kung paano ang organization tutulong at maglilingkod sa taong bayan. So hindi lang ho yung pagpapalakas ng military or modernization program, kung hindi yung departamento ay mangunguna para lalo mapalapit sa bayan, para maproteksyonan ang bayan, at ano itong mga organization ito na dapat palakasin nasa ilalim ng Department of National Defense. Aba, ang ganda ng hugot, no? Ang ganda ng programa ni Secretary Chodoro. Kasi galing na siya dyan. Kung ano man ang kanyang nagawa noong araw, ay iba kasi noon, iba ang Commander-in-Chief, si Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon, si Pangulong Marcos, ang Commander-in-Chief, iba yung galaw, so dito ipapakita. So yung organization kung paano pagagalawin sa Luzon, Visayas, Mindanao para ma-establish ang pangangailangan ng tao, ano ang pwedeng isuporta ng ating Department of National Defense, kaakibat ang Armed Forces of the Philippines. Maliban pa sa internal security at yung mga security sa mga controversial tulad ng West Philippine Sea, yung talagang teritoryong exclusive economic zone na pag-aari ng Pilipinas. So, maganda po itong galaw ni Secretary Chodoro. Alam na alam niya. Kasi alam naman, maraming karanasan niya. So, tingnan natin. Pagka ganyan po yung mga forecast, kakaiba. Di ba usually yung ibang mga DND Secretary, lagi nakapokus lang sa modernization at trabaho ng militar. Ito hindi. Mukhang pati civilian o yung civilian employees o yung kabuuan ng Department of National Defense ay pagagalawin. Yung kasing Armed Forces of the Philippines, isa lang yan sa malaking organization under ng Department of
national defense. No, di ba? So maganda yan. Nandyan din yung, alam mo naman, controversial na National Risk Reduction and Management Council na coordinator sa lahat ng departamento kapag kami mga kalamidad. Di ba? Malawak po yan. Trabaho rin po ng DND. Dahil chairman ang secretary ng DND ng NDRRMC na nagbabantay sa kalikasan, nagbabantay sa problema sa kung anumang kalamidad. Tulad ng halimbawa ay typhoon, earthquake, eruption, volcano eruption. Ayan. At iba pa. Basta mayroon yun po yung ma-establish. Yung coordination sa non-government organization, coordination sa mga local executive. Okay, yan po yan. So, maganda itong panimula ni Secretary at atin pong abangan kung paano ito magtatagumpay. Palagay ko maganda. Kaya siguro talaga nagustuhan ng Pangulong Marcos na siya ilagay at ibalik as Department of National Defense Secretary. Sa ngayon, transition ang ginagawa. Yung paglilipat ng kapangyarihan ng mga trabaho between former Secretary Carlito Galvez at ngayon incoming Secretary Gilberto Chodoro. Okay? Ano inyong masasabi dyan? Sunod na pag-usapan natin, eto na, akala natin sa Bataan lang, dagat ng Karakan ng Bataan. Ngayon, uusad na patungo sa West Philippine Sea. Ayaw ito ng China. Tataas ang kilay dito ng mga Chinese. Alam niyo bakit? Yung pong Philippine Coast Guard, US Coast Guard, at Japanese Coast Guard ay dyan na ho magkakaroon ng maritime exercise sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, kailangan gawin nila yun. Okay? Para doon nila aktual na magkaroon ng exercise, magkaroon ng palitan ng kaalaman ang Coast Guard ng Pilipino, US at Japan kung paano pangalagaan ang karagatang sakop ng Pilipinas. So, hindi layunin po nito ay ibuli or kantsawan ang China. Gusto nila doon gawin kasi yun naman talaga ang controversial. West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. So, di ba? At ito po ay pure Coast Guard. Ha? Wala hong kaugnayan dito ang military. Kasi ibang department yung military. Ito, Philippine Coast Guard under ng Department of Transportation. At yung Coast Guard ng Japan at US, hindi rin military yun. Talagang Coast Guard yan. May mga barko sila, manpower sila na magkakaroon ng maritime exercise. Para mapalakas ang pagdidepensa, paano depensahan ng Pilipino Coast Guard ang ating teritoryo. Sa tulong at kaalamang ipagkakaloob ng Coast Guard ng dalawang bansang nabanggit. Ang ganda po nito, di ba? Positibo ito para sa atin. Kung ano ang dating sa China ito, bahala sila. Basta yan igagawin sa West Philippine Sea dahil yan naman po ay teritoryo sakop ng Pilipinas. Anong inyong masasabi diyan? Di ba? Follow, subscribe doon sa hindi pa. Dito po sa Mike Abe. Opinions. Salamat po.